Patawin natin itong hydro box nya, yung pang harap, at yan na po yung host na linya tungo dun. Panggalin na natin itong hydro box, walang kalombol masyadong mahaba. Mga pros, naikabit ko na po yung bagong hydro box, dalawa. Kailangan dalawa din, mahaba. Sinikita na natin yung mga fittings. Ito po yung panglikod natin at ito yung pangharap na hydro box. Ayan. Ngayon, lagay na natin itong ano niya, cap para malagyan ng fluid, at bubuksan natin yung mga bleeder para lumabas yung mga fluid. Ito yung sa harap natin. Pang-record natin. Ayusin lang natin pagkabit dahil plastic lang ito. Madaling malustrid. Kita natin na angkat. And mga katros, nilagyan ko na po ng fluid yung isa. At luwagan mo lang. May tumagas na pong fluid, sarado nyo lang po yan. As doon na po kayo mag-bleed sa kanyang kalipyo. Tapos yung isa din, kamaya at kinakabit pa yung hose. Ito po yung hose sa ating harap. Run. Atols, ayun mga atols, bago natin ikabit yung ano natin, fittings, iyan muna natin to, yung pagkakabitan mga atols, dahil matagal itong na-stambay, iyan natin ng maayos para ma-flat at hindi sumingaw yung fluid nya. Ayun mga atols, kumpito na po yung linya natin. Ubuksan lang natin yung mga bleeder para kumano yung fluid natin. Ang kinakabit ko yung isa kay Daddy. Mga katos, dito na. Ubuksan lang natin yung mga bleeder para lumabas yung fluid. Ang ato sa pita natin. Ikaw! Apak! Apak! Ikaw! Apak! Ikaw! Mga katols, subukan mo na. Okay. Mga katols, okay na po yung loader natin na pinalitan natin ng piston ng caliper at saka dalawang hydro box. Sa likod na lang po. Pero at least okay na yung harap. Manda na yung ano niya, preno. Kailangan talagang preno dahil nasisira kagad yung cross joint ng propeller natin.
at para komportable ang ating operator. Mga tolos, kaya huwag kalimutan mag-subscribe lang. At kung merong mga kamalian kami, pwede nyo kami i-comment para aming maayos din. Huwag kalimutan mag-like and share. Next Mechanic Katolks, thank you.